Senator Trillanes, ano naman ang masasabi ninyo itong dahil nga sa pandemya at saka dito sa kaguluhan, imbes na gumagawa sila ng hakbang para maibangon ang ating ekonomiya, eh parang lalo tayong lumulubog. Nagtaasan yung mga bilihin, lalo na yung baboy. Ano ho ba yan? Ano ho sa palagay po ninyo ang sanhi nitong biglang-bigla na lamang eh, pagtaas ng halaga ng baboy at wala na, mawawalan tayo ng mga nagtitinda ng baboy. Nagkaroon na ng kwan eh, civil disobedience na nangyayari dun sa mga nagsisipagtinda eh. At wala ng supply na makuha ng baboy. Ano sa palagay ninyo ang dahilan nito? Well, ito na nga, no? Nakakalungkot na talaga naghihirap yung mga kababayan natin. Pero dito kasi sa administrasyon ni Duterte, dalawa lang ang sanhi ng mga problema, ng mga krisis sa ating bayan. It's either kapalpakan or it's either pinagkakakitaan. Yun po ang mga sanhi. Yan, basic. Nakita nyo, yung pinwersa ba naman na mag-price control, natural, hindi na magbebenta yung mga tindera kasi wala na silang kikitain, malulugi na, ganun din yung mga supplier. Pero dapat yan kung open yung competition, talagang may fair play, yung market forces alone will prevent this thing from happening. Pero obvious na merong nag-intervention. And ang ano lang natin dito, tignan natin, alam nyo ba sa buong pinag-aralan nila, no, base doon sa isang research, yung Pilipinas ang may pinakalugmok na ekonomiya. Mm-hmm. And yet tayo yung may pinakamahabang lockdown. Opo. Tapos, isa rin naman tayo sa may pinakamasamang record doon sa pag-contain Tugun. Ng COVID. Opo. So, kumbaga lahat ng aspeto na kailangan nilang gawin, eh, palpak, ano? Lagapak ang grado. So, sana nga itong ang nangyayari sa ating ngayon, eh, lumiwanag na yung sinasabi nilang gagawin ni Duterte parang Singapore yung Pilipinas, eh, kailangan mong gumising na o siguro yung tug mo na yung ulo mo sa pader para ma-realize mo na hindi ito totoo. Niloko ka, na swindle ka, na budul-budul ka. So, until kasi ma-realize ng nakararami yan, kasi ngayon dumadami na, no? Admittedly, dumadami na yung mga namumulat, pero kailangan paramihin pa kasi nakakaloko pa sila eh, ng tao. So, habang niloloko kayo, lalong hihirap ang buhay dito sa Pilipinas kasi kayang-kaya ni Duterte. Feeling niya, kaya niyang makalusot sa kung anumang kalokohan na gagawin niya kasi mababa ang tingin niya sa mga kababayan natin. Ay, ako naman sa palagay ko, no, ang mga tao lang ngayon eh, kasi maraming natakot eh sa mga ginagawa nila na maraming namamatay, maraming natakot. Eh, hindi rin naman natin masisi yung mga kababayan natin na matakot. Ang problema nila hindi mo ba may kasabihan tayo na ang dagat, kapag ka malalim, tahimik yan eh. Mm. Pagka mababaw, eh maingay ang dagat. Okay. Eh, maasa pa rin tayo na kaya tahimik lang ang mga mamamayan. Nag-iiniintay nila yung tamang pagkakataon. Halimbawa, katulad ng eleksyon. Okay. Para dun ipamalas nila ang kanilang tunay na saloobin. Hindi mo ba? Well, opo. Ako po, I totally agree. Yun po ang karakter ng mga Pilipino all these years. Ano sila, pasensyosong mga tao, pero may hangganan. Mm-hmm. Na tipong pag dumating yung panahon, eh, hindi na kayo makakaulit. Pero dinadirect ko naman yung mga komentaryo ko kanina, doon sa mga nananatili pa rin, nagpapaloko kay Duterte kasi ano pa rin sila, may at least 1/4 of the country, eh pinangahawakan pa rin na ito yung savior nila, si Duterte. So, well, talagang darating yung panahon na babalandra sa harap nila yun na
nanalo ko sila. So I hope that that happens soon and before the elections para talagang maano ito. Sipain ito ng taong bayan para ma-reject na talaga totally at hindi na maulit, hindi na sila makaulit. Mm-hmm. Meron ngang sinasabi, oh, di ba, na medyo matagal-tagal na ito. Meron ako nabasang article na kung matutuloy ang eleksyon, gagamit sila ng maraming kandidato na mahigit sa isa o dalawa na kandidato na ang tawag nila Manchurian candidate. Mm-hmm. Yes. Sa eleksyon. Siyempre, ang layunin po nun maisalba sila sa kanilang mga accountability kung sakasakali po, ano? Opo. Well, probably ho, ganyan po yung kanilang plano kasi talagang ang inisip nila siguro, imbis na isang kabayo lang yung tatayaan nila, kung meron silang tatlong kabayo, edi mas malaking tsansa nila. Pwede po naman yan. Sabi ko nga, pwede nilang gawin kung anong kailangan nilang gawin. Basta't yung opposition po o yung mga taong mulat, kailangan, alam din natin yung kailangan natin gawin pang kontra doon sa kanilang mga strategy. Oh. Para sa ganun ho, ma-rebuild na natin yung ating bansa kasi ang laki po ng potential ng Pilipinas. Mawala lang ito sa mga pwesto, talagang mararamdaman nila ang immediately yung pagbabago, yung ginhawa ng mabalik doon sa masiglang ekonomiya, tapos may peace and order, na malaya yung Pilipino na gawin ko ano yung ikasasaya niya. So yun po yung ating pangarap, naudlot po dito dahil patayan po yung prioritize. Tsaka ano ako hindi na ako naniniwalang marami pa yan inaniniwala. Siyempre kasi natanggal yung mga account nila, doon lumabas Yes. Di ba? Na marami, puro troll lang yun At mm-hmm. ito, nung kamakalawa lang, nagsagawa sila ng Rev Gob Rally sa Mindiola, nilangaw po Bayad pa ho yun, ha? Bayad na yun, isandaan pa yung dumating. Oo. Sabi nila, 12 million daw ang darating. Yun. So, ibig sabihin ho, may humingi ng pondo para sa 12 billion, tapos binulsa yung para sa 11,999,000. So, may malaking kumita dyan. So, ganyan lang naman ho yan. Kanya-kanyang gimmick sila pati yung mga troll farms, pinagkakakitaan din po nila yan. Babudgetan nila ng 1,000 pero 50 lang yung trolls na gagalaw with multiple accounts. Tama naman ho kayo na naramdam natin na malaki-laki na ho ang nalagas sa kanila kasi nga napakahirap po ng buhay ngayon. At malayo yan doon sa pinangako niyang paraiso noong 2016. Oho. Baka kayo, Senator Trillanes, mayroong gustong sabihin sa ating mga tagapakinig at sa mga nanonood din sa ating pong live stream. Tayo po ay sinusubaybayan ng marami nating kababayan, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi lalo-lalo na sa ibayong dagat. All over ho. Kahit saang merong Pilipino, ultimong sa loob ng submarine ay merong nakikinig sa atin at nanonood sa atin. Nagpapadala po sila ng mensahe sa atin. Well, naniniwala po tayo dyan kasi ito nga pong inyong himpilan ay sinusubaybayan ng kapatid ko. Kaya nga nakapagpasalamat kami sa inyo, no? So again, kasamang Percy, salamat po dito sa pagkakataon at sana po pagpatuloy niyo ring maging boses doon sa mga kababayan natin all over the world na mahatid sa kanila yung mga tamang impormasyon at hindi po mga fake news. So namumulat sila diyan sa programa ninyo. Malaking bagay po 'yan. Ngayon dito naman po sa mga kababayan natin dito sa Pilipinas, ito pong nararanasan natin ay dulot ng isang pagkakamali ho ng pagpili noong 2016. Pero kaya po nating baguhin yan itong 2022. Isa ho ako dyan, Senator Trillanes, sa nagkamali. Opo. Ito totoo niyan, dito sa programa din na ito, dito rin sa impilang ito, kinampanya ko pa yun
Eh pero sabi nyo nga, hindi naman nating kasalanan eh kung tayo hindi nagkamali. Dahil hindi naman tayong gumawa ng katarantaduhan eh. Hindi opo, tsaka umasa ho kayo dun sa pagbabago, naghangat kayo ng pagbabago, itong isa, hindi nyo naman inaasahan na, na manloloko lang, eh malalaman lang naman natin yan after na election. So, ganun po yan. Kasi prior to 2016, wala pong kandidatong tahasang manloloko sa botante. Mm-hmm. Kaya ano ho tayo, yung mga botanteng Pilipino, what ang ina-assume nila, what they see is what they get. Pero for the first time, meron palang kandidatong ganyan. Pero water under the bridge na po yan. Let's look forward. Meron po tayong pagkakataon ayusin ang ating bansa. So kaya kailangan magsama-sama tayo dito sa 2022. At ako naman po, hindi nyo na itatanong, nung una kayong tumakbong senador, nakakulong kayo, hindi ba? Opo. Isa ho ako sa kumampanya rin sa inyo. Dito rin mo yan, ha, sa himpilang ito. Ako salamat kasi, po. Namalengke na rin ako ng himpilan ho kasi mm-hmm. pagkatapos noon, nalipat ako ng ibang istasyon at nitong before 2016, ay nalipat din ako. Pero hindi ko makakalimutan na isa ako sa kumampanya para kayo manalong senador din nung unang inyong pagtakbo habang kayo'y nakakulong. At salamat po. Salamat po. At napakinggan ko nga pala ho, by the way, yung broadcast nyo ng isang araw na nung unang pagkikita natin, parang hindi maganda yung pagtingin ko sa inyo. Baka naman ganun lang ang personality. Oo, siguro may dating lang ako talagang tingin nila parang suplado o maangas. Ganun kasi yung magaganda lalaki, senador eh. hindi man po. Basta pasensya na lang po kung nagkaroon ako kayo ng wrong impression about me. Pero ano man po yan, hindi naman po tayo ganyan sa personal. So, Minsan pero naman, nakasabay ko kayo minsan. Kami ni Mayor Lim, kasama ako ni Mayor Lim. Mm-hmm. Doon sa anibersaryo ng kamatayan yata ni Cory. Kwan, nakita ko kayo doon na very formal kasi kayo kasi military ang kwan ninyo, di ba? Orientation ninyo Opo. Oh. Yun lang nga minsan talagang nahuhusgahan na mayabang o maangas. So, pero hindi naman ho tayong ganyan sa personal talaga. Ano lang? Oh, parang ako rin yan senador Madalas din ako mapagkamalang mayabang. Tsaka akala mo kung sino kasi ganyan ang magagandang lalaki. Ay, ano pala. Sinali ko ba? Sige, senador ako ho'y nagpapasalamat talaga. Isang malaking karangalan po na kayo'y nakatawag sa ating programa. At ito naman programa natin, hindi lang ho para sa inyo to, para sa buong sa mga mamamayan ito. Kasama na si Digong nyo. Baka gusto niya tumawag dito. On-dare ko rin siya kung tatawag siya di ba? Hirap Nagpapanggap likewise, na likewise ho. Salamat po. Likewise. Yung the honor is mine din ho. So, salamat po. Mabuhay kayo, Senator Trillanes. Mga kaibigan, yan po si Senador Antonio F. Trillanes Deport. Napakinggan ninyo, ho. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Kasi malilimutin tayo mga Pilipino. Dapat, katulad niya si Justice Carpio, isa sa gumagawa ng mabuti para sa bansa, para sa mamamayan. Huwag natin silang kalilimutan. Di ba? Yan, sila Bico Soto. Yan, okay na yan kasi nakapwesto na yan. Kailangan natin ng mga Carpio. Di ba? Lenny Robredo. Itong mga binabanggit ko sa inyong pangalan, wala namang katiwalian ito . Hindi naman mansyado ang mga pangalan ito . Si Trillanes.
Oh, ang pinaka ayaw lang nila diyan eh. Pumupo na eh. 'Di ba kinukuwento ko sa inyo kagabi na si Mayor Alfredo Lim pagka nagbe-breakfast at na napapasali ako. Alam niyo si Mayor Lim mahilig sa issues 'yan na pinag-uusapan ngayon. Ano masasabi mo dito sa ganito, ganon? Tatanungin ka niya, no? Kaya siya tatanungin mo eh. Oh. Eh, napag-usapan namin niya ilang beses eh. Yan si Senator Trillanes. Eh, sabi ni Mayor Lim. Eh, pagkaya si Trillanes, wala dyan, eh sino pa magsasalita? Yun ang sabi ni Mayor Lim eh. Kaya hanga ako kay Lim eh. Ha? Kay Lim, baliwala yung pumuna ka eh. Mas gusto niya yun eh. Kasi yung pagpuna, yan ang nagbibigay daan para ang issue lumiwanag. Ang responsibilidad ng pinupuna, lalo kung ikaw ay public official, hindi ka dapat maging balat sibuyas. Ha? Mga kaibigan, dapat sagutin mo, ipaliwanag ninyo. Eh, hindi paliwanag ang ginagawa ni Roque. Pambabastos eh. Oh, hindi ba ang laking katarantaduhan yan, mga kaibigan? Tingnan mo, kalukuhan ha. Sabi ni Roque, ito raw si Vice President Lenny Robredo, inaanyayahan nila na sumali sa bakuna. Oh, mga kaibigan, dito ano gagamitin bakuna? Sinovac, mga kaibigan. Ewan natin kung ako, hindi ko papayagan yan si Vice President Robredo. Huwag ka magpabakunan yan. Oh, alam naman niya yun eh, di ba na ang wala namang ano yan, walang pinangahawakan na yan eh. Mas mabisa, eh, pinaka ano yan, pinakamahinang klase yan. Mga kaibigan, talaga, gawan China eh. Oh. Wala may ipakita, 50% eh. Magpapabakuna ka na rin lang, but yung 50% eh, may available namang 90% o 90+%. Eh, ba't lang ka pupunta ka dun? Di ba? Oh, unang-una, hindi mo naman bibilin. Di ba? Dapat gastusan ng gobyerno yan. Lahat naman ng bansa, ganyan. Ginagastusan ng gobyerno. Ang gusto pa mangyari dito, nakikita ninyo, kanina yung pinag-uusapan namin ni Senador Trillanes, yung bakuna, eh, parang ano pa eh, gusto kukuha na sila ng pera sa gobyerno, kunyari ipambibili ng bakuna, pero ibubulsa pala yun. Para maibulsa nila, minamaximize eh. Hanggat kikita eh, double jeopardy. Bibigyan pa sila ng bakuna nitong private sector. At magdudonasyon pa yung mga iba, palilitawin nila, binili nila yan. Na hindi naman pala binili, mga kaibigan. O eto sabi, oh, samahan daw si sila, mga government official sa pagpapaturok ng bakuna. Eto ha, itong nagnangangawa ngayon na si Tulpo, mga kaibigan. Kasasabi lang nito eh. Ayaw niya lang daw pangalanan kung sino yung mga public official. Eh sinabi mo na eh. Ayaw mo pang banggitin kung sino. Lumalabas tuloy, nag-aahente siya nung isang gamot. Ha? Ng China. Yung sinasabi natin, Sinopharm. Sinopharm. Mga kaibigan, dalawa yan eh. Oh, kasi yung nagpasok dito, bata niya eh. Nilalakad niya siguro yan, na yan ang maaprubahan. Eh, Sinovac ang kukunin? Ha? Ang nilalakad niya, Sinopharm, siguro. Di ba? Oh, yun ang lumalabas eh, mga kaibigan eh. Na kaya lang niya sinasabi yan, merong pakinabang.
Kasi tinutulak niya yung Sinopharm na bakuna. Eh, sinasabi natin. Tapos eh, kinakaladkad nila na naman ang pangalan ni Vice President Robredo. Bagay, sabi ni Vice President Robredo, magpapabakuna ako eh. Ha? Kung meron ng bakuna eh. Eh, pero hindi niya sinabing Sinovac. Di ba? Eh ngayon, oh, pati driver kasi daw, di ba sabi ng gobyerno eh, para yan sa mga driver na lang, hindi na ituturok yan sa health workers, tsaka sa military, yung sa mahihirap daw. Natakot na ngayon, no, oh, yung mga driver, ayaw na magpabakuna. Ano, si Sinovac, ayaw namin na niya. Nakakatakot yan. Natakot na eh, mga kaibigan eh. Ultimo mga jeepney driver, naiintindihan na nila eh. O si Vice President Lenny Robredo pa ba hindi makaintindi? Di ba? O, sabi ni, ano, ni Roque, oh. Ha? Nangangaladkad siya, sabit na naman sila eh. Kasasabi niya lang kahapon, o nung isang araw, na 3 to 4 days daw darating. Ngayon, iba na namang araw. Mga kaibigan, iba na namang pecha. Jesus Mar Joseph. Talagang wala eh. Wala tayong masasabunot kay Roque tsaka sa administrasyon eh. Bagay, pag sinabunutan mo si Roque, matatanggal yung piluka. Ang pinagtataka lang po natin, basta may kapalpakan sila, ha? Sa kanilang mga pinaggagawang kapalpakan, mga kaibigan, para mapagtakban, kakalad ka rin ang pangalan ni Vice President Lenny Robredo. Tulad yun sa bakuna. Eh, mangangaladkad ka, ba't di pa si Sarang bakunahan ninyo? Oh, pabakunahan nyo si Inday Sara, di ba? Oh, pakita nyo muna. Oh, dapat eh, yung totoong bakuna, baka mamaya magkunwari kayo. Diba? Tubig pala yan. Yung yan napanood ko eh. Kanyari, hininig siya nang umiwi pa yung mukha eh. Mga kaibigan, yung pala walang karayom eh. Pinakita lang eh. Ha? Oo. Oh. Bayan ko ay isa ang dahil, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi-hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit man yaong wakas? Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit man yaong wakas? Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Lahat kami pantay-pantay.
ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na totoong tayo.